Gilas Pilipinas, pinaghahandaan daw na walang Scottie Thompson sa FIBA World Cup. Ayon nga sa inilabas na article ng One Sports ay sinasabing no natural point guard, Gilas preparing for worst case scenario about Scottie Thompson injury. Ang nilalaman nga niyan mga chong ay inaantay pa rin daw ng Gilas Pilipinas ang pagbabalik ni Scottie Thompson. Ang pinaka worst case scenario nga daw ay magsisimula ang FIBA World Cup nang walang natural point guard ang ating national team. Dahil hanggang sa ngayon nga daw, inaantay pa nila si Scottie Thompson at wala pa nga rin daw kasiguraduhan kung kailan ito makakabalik. Alam naman natin na ang injury ni Scottie ay fracture sa kanyang kamay. Nakuha niya yan during Gilas camp sa Lithuania. Ang latest nga na update patungkol sa kamay ni Scottie Thompson ay okay na nga, pero hindi pa nga ito 100% ready, kaya hindi ito nakasama sa national team papuntang China. At base nga sa ipinapakita ng ating national team sa kanilang nakalipas na 2 laro sa China, ay kailangan na talaga ng isang solid point guard. At yan nga ay trabaho ni Scottie Thompson. Ay nga mismo kay Coach Ot Reyes, ay week by week pa nga daw yung kay Scottie. Depende nga daw sa healing. Importante nga daw si Scottie dahil ito nga daw ang kanilang starting point guard. Kaya hindi talaga po pwedeng mawala si Scottie sa ating national team. Pero ngayon nga na nalalapit na ang FIBA World Cup, ay meron na nga daw backup plan si Chot Reyes in case na hindi makaabot si Scottie Thompson. Sa ngayon nga daw ay nagsimula na silang mag-prepare in case na hindi ito umabot. At si CJ Perez nga daw ang pupwedeng pumalit sa role ni Scottie Thompson. Kung si CJ Perez nga ang papalit sa trabaho ni Scottie Thompson, medyo alanganin tayo dyan. Alam naman natin ang laro nitong si CJ Perez. Crocs nga ang galawan niyan at nakatingin lang sa ring imbes sa kanyang mga teammates. Ang kailangan nga ng ating national team ay isang solidong point guard na magtitimon ng kanilang opensa. At hindi nga bagay si CJ Perez dyan dahil hindi naman ito unselfish player. More on scoring nga ito, kaya magkakaproblema talaga ang Gilas Pilipinas. Ayon pa rin kay Chot Reyes, ay meron pa nga daw isang point guard na darating. Jordan nga daw ang pangalan at initial niya ay JC. Pinapatungkulan nga dyan ni Chot Reyes ay si Jordan Clarkson. Pagdating sa sinabi na yan ni Chot Reyes, ay medyo okay tayo dyan dahil ang laro talaga ni Jordan Clarkson ay point guard. Yan nga ang kanyang role sa Utah Jazz. At mas mapapaganda sa ating national team kung sa point guard talaga ito maglalaro. Pero iba pa rin talaga ang karisma na meron si Scottie Thompson. Meron nga itong mayambad sa ating national team na siya lang ang nakakagawa. Dahil bukod sa scoring at pagpapacilitate ng opensa ng Gilas Pilipinas, ay alam nating lahat kung paano maglaro itong si Scottie Thompson. Hustle player at nagpapakamatay na makuha ang bola. At yan nga ang kailangan ng ating national team para ma-energize o mabuhay ang kanyang mga teammates. Sa kabilang banda naman mga chong, Gilas Pilipinas ayaw maka-tune up games ng mga top teams sa European teams. Marami nga ang Gilas Pilipinas fans ang nagtatanong kung bakit puro under 18 at puro team bilang ang nakakatapat ng Gilas Pilipinas sa kanilang mga nakalipas na tune-up games. Nitong nakaraan lang ay lumipad ang Gilas players papuntang Europe para makatapat ang mga batang players ng Estonia at Lithuania. At ngayon naman na sa China sila ngayon ay team B naman ng Iran ang kanilang nakaharap. Ayon niya mismo kay Coach Ot Reyes kung bakit puro batang players lang ang kanilang nakakatapat
ay gusto nga daw nilang makatapat ang mga top teams in Europe. Pero ang reality nga daw mga chong ay mahirap nga daw makakuha ng top quality European teams dahil ayaw nga daw ng mga ito na makipaglaro sa Gilas Pilipinas. At malaking problema nga yan para sa ating national team dahil ilang araw na lang ang binibilang bago magbukas ang FIBA World Cup. Tayo pa naman ang host country pero wala eh, ayaw makipaglaro ng mga top teams from Europe at wala ngang magagawa dyan ang Gilas Pilipinas.